Ako si Willy at ito ang aking kwento ng pag-ahon. Mula sa bayan ng Limay, sa munting probinsya ng Bataan. Pangingisda ang aking tanging pinagkukunan ng kabuhayan. Hanggang sa sinukuan ako ng aking bangka na pamana pa ng aking yumaong tatay. At nasira pa ito sa panong hindi ko inaasahan. Ang hirap pala ng mag-isa sa buhay. Mabuti na lang at may mga mabubuting puso na pwedeng lapitan. So, bakit? Eh, mangihirang po sana ako eh. Nasira po yung bangka. Baka meron po kayo kahit 500. Pambili lang pong pyesa. Hanggang may 500 pa ako dito. May 500. Ito lang. Sige po nang. Salamat po. Bakit hindi ka sumali sa tupad? Eh, 10 araw din yun, 5K. Dahil marami ng pagsubok, marami rin akong kailangan subukan. Sa totoo lang, may mga panahong nakakababa na rin ng pag-asa. Pero yung mga panahong, papaalala sa'yo na hindi masamang magpatulong. Uy, Tol! Kayado daw bangka mo ah. Wala eh, inaras na naman. Ah, ganun ba? Gusto mo, sabay ka muna sa amin dito sa bangka ni Mang Eddie bukas. Kasya ka pa naman dito. Uy! Sige, salamat ah. Sige, basta alas 5 bukas ah. Yun ang pala, di ka agad nagsabi. Ingat ka. Sige, una na ako. Pero kung minsan, kung kailan akala mo, makakaabante ka na, saka ka pahihilain pa atras. Sinailalim sa state of calamity dahil naman sa oil spill. Pansamantalang pinagbabawalan ang mga mangingisda na manghuli at magbenta ng lamang dagat. Habang ang mga residente naman ay pinapaiwas munang kumain dahil sa maaaring masamang dulot nito sa kalusugan. Kasalukuyang hinahanda naman ang gagawing pag-aksyon ng mga national at wala naman ako magagawa kung hindi lagpasan at maniwalang lilipas din ang lahat. Kahit hindi madali o hindi mabilis, lilipas din ang lahat. Parang buhay lang namin sa dagat. Minsan may huli, minsan wala, minsan matumal, pero minsan masagana. Tao po! Yung mga pagkakataong masasanay ka na nalilimutan mo na kung bakit nahirapan ka noong una. At sa araw-araw na pagsubok, gabi-gabing paglusong, malakas man ang alon, darating pa rin ang panahon ng pag-aahon.